Patay ang isang tricycle driver sa Bacara, Ilocos Norte matapos na bumangga sa poste ng kuryente. Sa lungsod naman ng Lawag, arestado ang isang dolo matapos na tagain ang sarili niyang kapatid. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sariling kapatid ang tinaga ng isang lolo sa Barangay Navotas, Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa mga otoridad, kahit duguan, nakahingi ng saklolo sa kapitbahay ang biktima kaya nadala siya sa ospital. Nagpapagaling na ang biktimang nagtamo ng mga sugat sa ulo at braso. Mahaharap ang suspect sa reklamong frustrated murder. Inaalam pa ang motibo niya sa tangkang pagpatay sa kapatid. Wala siyang pahayag. Sa bayan ng Bacara sa Ilocos Norte pa rin, dead on arrival sa ospital ang isang tricycle driver matapos bumangga sa poste ng kuryente. Sa imbestigasyon, nag-overshoot ang tricycle sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nahulog sa shoulder lane bago bumangga sa poste. Nagtamo na matinding sugat sa ulo ang driver na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pulisya, mabilis ang patakbo ng biktima ng maaksidente. Laking panlulumo naman ng ilang residente sa Bagabag, Nueva Vizcaya matapos tangayin ng tubig at mamatay ang ilan nilang alagang baka. Kasunod iyan ng pagtas ng tubig sa Magat River dahil sa pananalasa ng bagyong Pepito. Hiling na mga naapektuhan ng bagyo na matulungan silang makabangon. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, pinatututukan na ni Pangulong Bongbong Marcos na matugunan ang pinsalang iniwan ng bagyong Pepito sa Catanduanes. Nag-aerial inspection ang Pangulo sa mga napuruhang bayan sa probinsya, kabilang ang Panganiban, Karamoan, Bagamanok, Viga at Higmoto. Namigay na rin po ng construction materials ang pamahalaan doon para sa mga nawasak ang bahay. Nakatakda namang magpapadala ng water filtration devices dahil sa problema sa supply ng tubig, pati satellite communication equipment para sa pahirapang komunikasyon. Hihiram naman ng mga linemen sa mga Karatig probinsya para isaayos ang mga natumbang poste at nasirang linya. 13 lamang kasi sa mahigit 300 barangay sa Catanduanes ang may supply ng kuryente. 21 bayan at lungsod sa Luzon ang nasa state of calamity matapos manalasa ang mga bagyong Mika, Ophel at Pepito. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga lugar yan sa Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region, kabilang ang buong probinsya ng Quirino at Mountain Province. May 19 na italang patay, kabilang ang 7 magkakaanak sa Nueva Vizcaya. 16 naman ang sugatan at 4 ang hinahanap pa. Mga Marikong Potterheads, present sa isang launch event sa Taguig, ang Weasley Twins para sa isang Harry Potter-themed Christmas tree lighting event. 3, 2, 1! Sina James and Oliver Phelps ang nanguna sa pagpapailaw sa Christmas tree na yan. First time daw nilang makapunta sa Pilipinas at masubukan ng ilang Filipino food, kabilang na ang chicken adobo. Nagpasalamat ang dalawa sa pag-welcome sa kanila ng mga Pilipino. Nakilala ang dalawa bilang ang kambal na sina Fred and George Weasley sa Harry Potter film series. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang nagbabawal sa mga pogo sa bansa. Iniimbestigahan naman ng Bureau of Immigration ang umano'y bagong modus para makabalik ang mga dayuhang pogo workers. Balitang hati ni Jonathan Andal. On the motion is approved. Inaprubahan na sa House Committee on Games and Amusement ang mga panukalang batas na tuluyang ipagbabawal ang mga pogo. Sabi ng PAGCOR, mayroon na lang 27 pogo na nag-ooperate pero nasa proseso na ng pagsasara. Ayon sa DOLE, 30,000 Pinoy pogo workers ang apektado niyan. May programa naman daw ang DOLE para sa kanila, gaya nitong job fair sa isang mall sa Pasay na may alok na higit 12,000 trabaho para sa mga Pinoy na dating pogo worker. 20,000 foreign pogo workers naman ang nagpa-downgrade na ng visa mula working para maging tourist visa ayon sa Bureau of Immigration. Mahigit 10,000 sa kanila nakaalis na ng Pilipinas. Pero ang isang kongresista may nabalitaan umano na bagong modus. May bago daw na parang modus, no, dun sa BI. Ang tawag ay back-to-back racket. Yung mga lumalabas daw sa Pinas na pogo workers,
pinababalik din kapag ayos na yung papers. May ganun po bang, totoo po ba yung ganung report? We have to consult on this, Mr. Chair. Actually, this is the first time we came across that report. Sabi ng DOLE, kinansila na nila ang nasa 36,000 AEP o Alien Employment Permit sa POGO at kung may natira pa, itinuturing ng expired. Gusto naman maliwanagan ng isang mambabatas. Kasama rin ba sa panukalang batas ng POGO ban ang mga special class BPO na gaming companies ang kliyente? Kung nabanggit po ay ito ay emerging na type, diba? Offshore din siya, pero hindi siya parang kagaya ng mga kung paano yung POGO talaga sa ngayon. So, kung saan po natin idodraw yung line, ano yung mababan talaga, ano yung hindi. So, I think Mr. Chair, isa yun sa mga dapat na maging malinaw. Ngayong lusot na sa komite ang panukalang batas kontra POGO, sunod naman itong dadalhin sa plenaryo para pagdebatehan at pagbotohan. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinikayat ng Department of Education ang mga opisina at paaralan na gawing simple na lamang ang pagdaraos ng mga selebrasyon ngayong Christmas season. Kasunod po yan ang paghimok ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga opisyal at manggagawa ng gobyerno na iwasan ang sobra-sobrang paggastos sa Christmas gatherings. Bilang pakikiramay po yan sa mga Pilipinong nawala ng tahanan at mahal sa buhay kasunod ng mga nagdaang bagyo. Payo rin ng DepEd, maaaring gawing donasyon para sa mga nangangailangan ang matitirang pondo na inilaan para sa mga selebrasyon. Lubos na nagpapasalamat ang Department of Justice sa mga ginawang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos para mailigtas ang kababayan nating si Mary Jane Veloso mula sa death row sa Indonesia. Ayon sa DOJ, sa pamamagitan ng diplomatic dialogue at pinalakas na ugnayan sa ating international partners, ay nagawa ng gobyerno na i-delay ang pagpapatupad sa death sentence kay Veloso. Naging sapat daw ang delay para mabigyan si Veloso ngayon ng isang compassionate decision. Huli sa entrapment operation ang 13 tauhan ng isa umanong illegal quarry site sa Davao City. Dito naman sa Cebu, patay ang 2 trabahador ng isang cement factory matapos matabunan ng semento. Ang mainit na balita hatid ni Femri Dumabok ng GMA Regional TV. Ganito dinatna ng mga rescuer ang 2 trabahador ng isang cement factory na ito sa Cebu. Balot ng semento matapos matabunan habang naglilinis sa cement grinding area. Patay ang 2 na kinilala ng pulisya na sina Junel Barwedan Sr., 46 anyos, at Shaolin Sabayton, 45 anyos. Ayon sa pulisya, pumasok ang 2 sa baghouse dust collector kung saan naiipon ang mga waste mula sa prinoprosesong semento na base sa investigasyon ay off-limits sa mga trabahador. Nang nasa loob na ang mga biktima, bigla umanong bumigay ang baghouse. Sila talaga yung nakakasin. Pero as per safety protocol, hindi daw talaga pwede dapat pasukin yun. Ang nangyari lang is individual na decision ng foreman na pasukin yung hatch facility niya, yung dust collector. Isinugod pa sa ospital ang 2 pero dead on arrival. Panawagan ng naulilang pamilya sa kumpanya, matustusan ang pag-aaral ng mga anak ng mga namatay. Extra ng ang kumpanya, unsay, manam, namuani na, parang may muta kong bana, ang ako lang, ano sa kunina na, ang anak, mahuma sa eskina, ano-anong pagkaon, mamutyo ko'y trabaho yun. Pansamantalang sinuspindi ang cement building kung saan nakalagay ang baghouse dust collector habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpaabot na ng pakikiramay ang kumpanya at nakikipag-ugnayan na umano sila sa kanilang kontraktor para matugunan ang mga pangangailangan ng mga naulilang pamilya. Sabi pa ng kumpanya, paiigtingin ang kanilang safety protocols para hindi na mangyari ang ganitong insidente. Natagpuan sa tabing dagat sa Cebu City ang bangkay ng isang babae. Sabi ng ilang saksi, may nakita umano silang sasakyang huminto malapit sa lugar. Isa tumingin ang taga kay nakamatoy sakyan ng diyan nga kuhan. Duda gito nga, giho gito na diyan. Sa inspeksyon ng mga otoridad, napansin ang bakas sa buhangin na posibleng dahil sa pagkaladkad sa biktima bago siya inihulog. May sugat din sa leeg ng babae na marka ng pagsakal. Murag service crew ang attire. Nakaito mang nakakasunis na nakaito mang kan
So posibleng ipatay to daan. Mana gid sir ang kwan? Oh, niya diri lang gilabay. Oh, diri gilabay sir. Inaalam pa ang pagkakakilanlan sa biktima. Magsasagawa rin ang backtracking ng mga CCTV sa lugar. Nagtakbuhan ang mga tao sa isang illegal quarry site sa Barangay Tamugan sa Davao City nang mag-warning shot ang mga otoridad. Nakuha sa entrapment operation ang logbook, 2 dump truck at backhoe. 13 ang arestado at may mga nakatakas din. Ayon sa investigasyon ng NBI, walang permit ang quarry at hindi nagbabayad ng tamang buhis. Matagal lang ginagawa ng Senro ang trabaho nila, all the while hindi talaga nila matsyempo-tsyempohan yung act na yan. All the while, there are reports outside. So, napag-alaman na rin nila, there were private individuals in cahoots with those barangay officials. Ang 2 sa mga nahuli, itinangging sangkot sila sa illegal na gawain. Ako, nang labak ko sa sapa, pag-abos sa NBI, kapil kong dakot, nang labar ako dito ah. Pag naog lang sir, diretso yung NBI raid ni. Diretso ko lagi po sa sansir niya, ay nagtingog. Wala ko katingog sir. Unta, pag-ausol ko nila, kaya wako ilabot ani. Sabi pa ng karamihan sa mga nahuli, tagakuha lang sila ng mga bato at hindi nila alam na iligal ang kanilang pinagtatrabahuan. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act. Femery Dumabok ng Jemmy Regional TV. Nagbabalita para sa Jemmy Integrated News.